reading the book of Mark, chapter 5, verse 21 hanggang sa 42. Praise the Lord. Ako din magkabasa ko ng mga kulturan, sunod na kamo sa inyong mata. Mark chapter 5, verse 21 to 42. And when Jesus was passed over again by the ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet, and he besought him greatly, verse 23, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. 24, and Jesus went to him, and much people followed him and saw him. And a certain woman mixed up an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. When she had heard, Jesus came in the priest behind, and touched his garment, for she said, If I be touched by his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, told him about in press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude drawing thee, and seest thou who touched me? And he looked around about to see her that he had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what God done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Verse 24, and he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of the plague. While he speak, there came a ruler of the synagogue, how certain it said, Thy daughter is dead. Why troubles thou the master any further? As soon as Jesus heard the word which was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. And he came to the house of the ruler of the synagogue, and said the tumult, and then the quit, and wept greatly. And when he was come in, they said unto them, Why weep ye this ado, and quit? The damsel is not dead, but sleeper. And he loved him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered in where the damsel was lying. And he took the damsel by the hand and said to her, Talita kumi, which is being interpreted, damsel, I say unto thee, arise. Verse 42, last verse, and straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years, and they were astonished with a great and astonishment. Praise God. I'm preaching this afternoon with the help of the Holy Ghost, entitled The 3D Test of Faith. The 3D Test of Faith. Hindi ko yung agaw na katulad, kundi ang tulog ang letter D sa pagdilaw sa itong pagtuwa. Praise God. Hallelujah. Oh, what a man of feeling, but what's up?
ako the evidence of things not said. Dapat to magkakulang, nalilikad, no? Sa magkakulang, hindi na ito makita. Ibuta sa level, same chapter, verses, but without faith, it is impossible to praise God. Kapahimutan na ito ang Diyos, may magkakulang, sa panahon, nagunan tayo pagtuo. No? Hindi na ito magkakulang ng Diyos, pero magkakulang ng bansay ng drums, magkakulang ng bansay ng gitara, magkakulang ng eloquent phrase, iwan ng Biblia, but without faith, it is impossible to please God. Amen. Hallelujah. In Ephesians chapter 2, verse 8, it says, for by grace, we are saved through faith. Amen. So, both by Jindi, mga kauturan, ang faith, usaka, kaibat na sa usaka Kristohanan. Kung doon na kay faith, mga kauturan, if you have faith, you have God. Amen. Praise the Lord. Kung pasawa na ito ang Biblia, mga kauturan, praise God sa diyang nag-ministry si Jesus Christ sa New Testament. Praise the Lord sa yan, mga milagro. Ang katapusan ka, itong mabasahan, your faith have made thee whole. Amen. Isang paman, ang mga disciples, siyang matunan, gina-encourage, gina-develop niya sa ginatawag pagtuo. Ngayon siya sa Matthew chapter 7, verse 20, if you have faith, like a mustard seed, pwede niyo magkabali ang bukit sa usaka lugar. No? Imagine, kung doon na kakagpo sa sama sa liso sa mustasa, ano muna yung hindi mo balihin sa sagay. Praise the Lord. Pag-iwag rin mga maturan, kung kay Chindin, kung may doon na katay, pagpuo, sama sa liso sa mustasa, kung sa mga kadakto, kung sa mga sa bukit, sa mga problema. Praise God, kung sa mga kadakto sa size, sa mga pagkilaw, mga maturan, kung sa mga size, kadakto, ng mga kalistanan sa pagkinabuhi at masarangan sa panahon na doon na kita ang tuong. Amen. Amen. Our faith that a mustard seed, you can move mountains. Praise God. But ang Diyos, may suna, giling siya, nag-recommend, na pabiling kita. Hallelujah. Sa pagtuong may itawag a mustard seed. Pagtuong agamay. Why? Because si Jesus Christ, in the book of Matthew chapter 8, verse 26, in-rebuke niya niya mga tinungan. Sabi ang lahat sa baka, nabiyawa na sila, huwag mong ganigray, na mamamatay na tani. Huwag ipukaw na si Jesus, inyo si Jesus, O ye of little faith, nagagmay ang pagtuo. Support kay Chindi, yes, nagunang kay damay ang pagtuo sa pagpamero, ng pagpakalagal sa tungguin ng Diyos, apat ang Diyos, nag-recommend, nag-ikita, magpabili, si ani, mapagtuo, sa kamustan si. Why? Paano na po maripunsan, mga kauturan, at ang dahil ito, yung community siya na si Jesus, may gamit o metaphor about sin. O dasayin kita ang kining sin. Praise God, hallelujah. O kining liso sa mustasa. Isa na kita niya ang liso sa mustasa, isa ka mo. Ako mo kita? Pariyo tayo. Kita mo sa Christ, sa Google, sa Red Beans. Pero mga kauturan, kung itanong kini, may hukaw, yung nagkakamunga. Isa yung to, mga kauturan, na ako pagtuo, mga sunan, pagkutan kini sa good ground, pagkutan kini sa chapter 11. That is why, ang Biblia, sa ino, in Nehemiah chapter 10, verse 25, na proceeding of ourselves together. Ngayon, sa panahon, nakita, nag-atin, sa Mitawag, Men, sa Ministry Department, mga kauturan, inyong matinotisyahan, hindi ka-exhort, hindi ka-exhort ang matag-usa. Kung sa panahon, hindi ka-exhort, hindi ka-asin, magkita mga kauturan. Mga sa buwan, panagtigong, wala ka kailangan matunggan, matunggan, kundi ang puno sa Diyos. Kung the Bible says in Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, pinaagi sa pagpaminaw sa Diyos, sa puno sa Diyos, mga kauturan, na nakatubo ang atong pagtuo. Kung na, kung sa magagamay, itong pagtuo, sa primero, as long as nakadayin kita sa akin sa buwagong sa Diyos, nakadayin kita sa tunan ng buwagong sa tungkuhin ng Diyos, kaya ang atong pagtuo na nakatubo. Amen. Amen. Kapag your faith and grow. Your faith and grow. Amen. So, kasayo kita, mga kauturan, na si Abraham, tawag siya, the father of faith. Malo na mo sa story. No. Praise God. So, sa pinag-alay lang, magtuturan, mag-result ko. Kaya ang main charge na sa Bandereslap, ito na yung batas. Nag-minip, anong, okay na itong sityo lupa, kaya
Amen. Okay, salamat sa mga kautura sa Sisa Lupa. Pagkabating na nilang Pastor Luwale po ang support na sila. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Abraham, sa target na one, Father of Faith. Praise God. Kasayon kita sa story ni Abraham, no? Sa diyan, ipunisahan siya na iyang kaliwat sama sa balas ng Bayo ng Dipaisin, sama sa pitungunan sa langit. Pero umisingan siya na niya anak, kung anak ihalan. So, we know the story ni Sunan. Pero Rodrigo, sa istorya, sa usap ang mahaman na iyang anak, at sa bingit na kamatayon, kung siya ipisingan na nakauturan. Anyang pangalan, si Jairo. Sinundi sa verse 21 na tumibasa ng kapaturan. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. Diyos pa diya sa panahon na si Jesus Christ, ibali na sa sakal God. Dubok siya mga kapaturan. Tawag niya, sikat kayo niya. Sikat kayo niya. Kaya kung basaw ko sa previous verse, at doon na siya ay gato, wag sa katawo, may nag-demon possess. The same chapter. No, gato niya, mga kapaturan, kasi ikaw na usap, kung nilalang na to, sa Diyos, at to, ulit ka. No, gato sa Diyos, ito yung tao na niyawaan. O tao na niyawaan, ito na puyo sa lugnanan. O wala ay makasara din niya, kay kapuso niya, eh, kapuso niya, kamot, mga tangtang ka. Tumot, mga kapaturan, ang nagsunod siya, mga demon possess, legion. Bingot at legion, 3,000 to 6,000 mga kapaturan. Grabe, mga kapaturan. Pagdiriko ng kahimuot, nakapalitin ko din ng Torah in verse 6, nag-ingon din sa chapter 5, but when he saw Jesus afar off, sabi ang nakita na si Jesus Christ sa layong mga kapaturan. Hallelujah, he ran. Kagumang nagdadan ng sarili, and he worshiped him. Praise God. Jesus
Give way to Jesus. Come, Jesus. Come, Jesus. My daughter is dying. Come, Jesus. You know, there is a verse 25, the wounded, and a certain woman which has an issue of blood 12 years. Praise God. Adonai, usa ka babae diri. Praise the Lord. Gamay, ibakyan, may sakit na kalilubo. Ngayon, magandiyan ko sa lupa na kabalong kita kung sa'yo babakyan na administration. Iwan ang mga people na dagmay at nangitsong tinisong. Amen! Ang inyong balatian sa inyong babae.
I do believe na kini nga babayi mausuran, hopeless na, o outcast na. Tungod kay yung malatian, mga kauturan, o naaran niya sa timid. No, wala ko balo, o unsa yung dinahin mo, aron siya masurvive sa matag-adlaw. 27, when she had heard of Jesus, nakabati na siya, goodness, sa pangalan ni Jesus. No? I do believe na nakabati lang siya sa pangalan ni Jesus. Tungod si Jairus, singi-singi, na make way to Jesus! Give way to Jesus! Nakabati sa si Jesus, mga kauturan. At I do believe, mga kauturan, na kini nga babae, kailan ni Jesus. Kung nakaingon siya, si Jesus na ang nag-aayon sa mga bakol, nagpalakaw sa mga bakol, nag-aakal sa pag-awan sa mga buta. Si Jesus na ang nagpamuhay o patay. That is why, naingon siya dito. Hallelujah, praise God. He came in the place behind, nakaw sa talikod, and touched his garment. For he said, verse 28, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Grabe po ito, libayin mga kauturan. Ngayon siya na makagunit ako sa sit-sit sa sinina ni Jesus kung naayaw ako. Just imagine, nakinig ang babae, we know mga kauturan, ako may balakian na, atong kusog, pigaw, ina. Siguro, kinig ang babae, nakamang, nakamang, ngayon may kamot, mga kauturan, yung makakapot. No? Sometimes, mga kauturan, may nag-oposisyon sa itong kinabuhi, sa pagkalala, sa itong buhay ng Diyos. Pero I tell you, bahala ng tamang kita, mga kauturan, sa Putas may clothes. So, kung ikaw si Jairus, three, na si Gada,
during a situation, praise God, in terms of priority. Hangot kaya ang sitwasyon ni Jairus, mga basuran, emergency, urgency, dapat siya yun ang number one. Kung may number one man na ayaw, na ito ng Diyos, okay si Jairus. Kapag itong basa ganyan, itong may lupay, namisingin sa pila. Praise the Lord. O maaf ganyan, sinitan ka. Amen. Tarin ko o gel o perfume sa pure gold. Tayo kay pila. Yan na, misingin. Ya sa kong masok ko, iyak ko, magsitan ko. Ayaw, singit. Diga, kaya pila mga dre. Yan na, yan na, tapos kami na dua. Ako, may anak dong. Puno, di mo rin. Kaya, may anak na. Yan, may anak na. Laki, bayan ko, diyan ang anak. So, sa sakit nga, singitan na mga kuturan. No? In terms sa urgency, sa emergency, mga kaigsunan, yan ay mga yanyo, iparamuyo, mamilagro, adunay ni singi. Now, a question. What will you do while you wait? While you are waiting, God is working with somebody else's miracle. Unsa imong pagahimuo, mga kaigsunan, sa panahon ito, gaulat ang Diyos, pagahimuo sa pamilagro sa uban. Now, praise God, sa kasakit ni kaigsunan. Sakit naon. Amen. Yung mag-recall din ang tinuod. Sakit na ang sunan. Halimbawa, kung gusto ka anak, tapos ikaw ka anak, tapos sa dunya kay kauban na tagbusi anak, itangatag na uban, sakit na ang sunan. No? The praise of the sunan. Ikaw ka. Kapag ang sunan may trabaho, wala naging faithful siya ka trabaho. Sakit na. No? Ito praise na ang pagpapilihan ka sa music team. Tapos ang sunan kayo mabalitaan, ang sunan member sa music team, nagkapawala lang sa pagsipra sa siya nga atuka. Buklay ang magsunan. Hallelujah. Now, ang meter number one na din sa test of faith ng magsunan is ginatawag delay. Amen. Delay. Amen. Amen, mga delay. Praise God. Delay. Ang talak sa Tagalog. A period of time by which something is late or postponed. Now, faith is active, powerful, potent, unless may delay. Amen. Kaya makasingan, hindi ako kung pagtuong isunan sa panahon ng may delay. Amen. Nagdaan na kagagsunan, mawala din, tumot. Doon may delay, mawala sila kapaago. Di pa pwede nga doon may delay, mga katuman, bago kag-prepara sa Diyos, ang maayong magbukal sa pang kinabuhi. Di pa pwede nga na, makasunan, na samtang nagahulat kita sa tuwang makasunan. Hallelujah! Nga mga milagro, lasaad sa Diyos. Hallelujah! Nga maging gatawag, magulat kita. Ngayon sa'yo, magdali kita ang mga kasuran. No? Tulay kong matamuyo. Matamuyo kung ka ng Lord, kagaya kong pasensya. Damo kong magpasaway si Pedro. Lord, kagaya kong taas ng pasensya. Gabi din pasaway ni Pedro. Gabi na Diyos. Lord, kagaya kong pasensya. Dali ah. Gabi din na yan ni Sunan. Kung amulit ang pasensya, disipinan ka sa Diyos. Gayon din ang mga kapuran kung magpisingan ang iyong pasensya o kay Sunan. Now, what will you do when everyone get their blessings and you don't? No? Kung sa ang kimuha, kimuko. Mas panahon, magpapita din mo ang blessings nasa uban, may pagkudyo. Dahil mo ang silingan ama. May santa sister, wak pa. Gabi na pagkudyo. Magpachindi, pag-i-bless, ay mo ang silingan, magpachindi ang Diyos, karo nila. Amen. Amen. You are next in life. Kung sa ka, tayo na nakit ng gapo ni nagkata I got the victory. My verse na every verse na nagsisigil ay yung dra na I don't worry about materials. I don't worry about materials things that I don't have because I'm blessed and I'm sure that my Savior is there and I know my blessing is on the way. Wow. And I know my blessing is on the way. Rejoice with them that don't
The true test of faith is not reading, but it is the attitude why you wait. Amen. The true test of faith is not reading, but it is the attitude why you wait. You can celebrate the victory when you wait for your victory. Amen. Just trust God, my sonan. Sometimes by delay, but delay na pasabot, my sonan, misirat ang sa Diyos ang pusahan para kanimo. Delay is not denial. In Isaiah chapter 40, verse 31, those who wait on the Lord shall renew their strength. Praise God, my time frame kita at sa mga kagalimod, mga katuran, but the best time frame, mga kansunan, is the time of God. The best and the perfect timing sa kung ginagawin sa panahon na ang Diyos yun yung last para sa kanya. Amen. So yun na sa verse 31 to 34 na itong ibasa. Praise God na ang babae na ayo sa 12 katuig sa yarap at antos na ayo siya. Sa kagod na message, sa kagod na mensahe, good news. Praise the Lord. Kung ikaw ang babae, how about kung ikaw si Jeros? Asan na si Jeros? Asan po si Jeros? Praise the Lord. Hello? Sa panahon na naayon ng babae, nagsunan si Jeros ng pabili. Nagpabili siya din rin mga isunan. Sometimes, hallelujah, praise God, may delay sa itong pinabuhi, hindi ka kaulat. Kawa ka sa pagpangalagan sa tumbuhin ng Diyos. Praise the Lord. But in one dream, hallelujah, praise God, si Jairus nagpabiling sa iyang nagbarugan. Samtang ilantaw niya na ang bayi ayon sa Diyos, ilantaw na si Jairus. Praise the Lord. Of in learning sa verse 25, while he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house, certain the ruler of the synagogue house, certain he said, thy daughter is dead. Sabi no, sabihan na kita, si Jairus, ang katong babae, di ayaw na, nakapulong siya, nga, ang iyong mata patay na. No, kung ikaw si Jairus, ino naman na, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. Yeah.
Sana all. The second thing they to pay is debt, no? Sabihan, kato the servant, sabihan, ato, suffering. And the comment, now the ruler of the synagogue and said to the ruler, then that week, and well, greatly, no? Nagtagulian sila, o nagpanghila, no? Okay, lumasan na po sa komentary, lumakuran, na, sila ang tayo po siya, dunas na hinahayan ng mga pangila para lang ang nangambiyan, masubok. So, sino na yung pelikula ni Sharon Tumita o nangungay o kayin ladies, inyo ang price, hila ka. Gusto ka mahila ka doon yan, 1,000. Hindi yung hila, 100 na ka. Ano may hila, 100. Oo nga, ang hila. Yun ako dito si Jesus Christ o inyong tre. And when he was come, he said to them, why make you do this ado? And we, the damsel is not dead, but sleeping. Nabi lang? Yeah. And mata, wala, namatay, kundi natulog lang. Yeah. Nabi lang, ay mo itong kahit lady, kaunisan, kaunisan, kakaroyoyaw. The fact is, ang bata, namatay, but the truth is, ang bata, natulog lang. Yeah. Sister Jovey, kapag kita nang may sa ulos, may dapat tayong lugar. Sister Jovey, ayaw, ayaw.
era ang sala, era ang kwarto, ingon yung libro, era ang patong. Kaya, kung saan naman ang buwang ay naso sa pintang. O, maligya ako sa kabak na bangros, tulo ka lang, yung basket naman ko. Salamat na ang Diyos at matutong. Hallelujah. Ng buhay, na siya ko na kitang pahating sa tuwang tinabuhay ng Sultan. Hallelujah. Just to prove na siya gamahanan. Ang mga si Pastor Jane, i-share sa mga ko, no, siya, kaya, ng Timbro, sa mga charts, sa this chair, hindi nyo na ito, mabatihan ng kininanay, matingaw ba ng anay silang haligay? Matingaw, yun siya. Next year, hindi nyo na ito, mabatihan ng anay, kinin mga anay, haligay. O, nabi siya nakita, kaming doon, may nakitawa doon. Kaya mo din ang sunan, yung isong may, hallelujah, somebody will love. Amen. So, matindo kita, mga turan, praise God, sa katuang katoo, hallelujah, doon na may nakitisting sa kinin, doon na may nakitisting sa kinin, doon na may nakitisting.